Ayan. So, hello everyone and welcome back to my channel, Asli TV. And in today's video guys, ayan, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit ko para sa aking paggawa ng aking punch needle. Ayan. So, may nagtanong kasi the previous day, I think that was Miss Kayak, if ano daw yung mga una kong ginagawa bago ako maggawa ng aking mga punch needle. So, ayan guys, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga kakailanganin natin for punch needle. Ayan. Ang unang-una ay syempre ang ating frame. Ayan, ito, frame na may tawag dito, yung carpet tuck frame. Ayan, carpet tuck frame, linagyan namin. Originally, ito ay isang frame talaga siya, and tinanggal lang namin yung nakalagay dito, and linagyan namin ng carpet tuck frame. Ayan, yung mga may nails, ayan. Ingat-ingat lang tayo dito, guys, kasi masakit siya pag nasugat ka dito, as in masakit na masakit. So, ayan, ingat-ingat tayo dito, ayan. So, kung gusto mo ng ng square or rectangular na... ano bang tawag doon na punch needle? Ayan, ito yung ginagamit ko. Ayan, mostly sa mga aking mga ginagamit na... I mean, mostly sa aking mga ginagawa na punch needle ay ito yung ginagamit ko. Ayan. And meron din ako nung meron din kami nung embroidery hoop, yung circle naman. Ayan, para sa mga ganyan naman na na mga punch needle. Ayan, coaster naman ang tawag dyan, yung circular na ganyan. Ayan, so diba, meron sila sa Amazon, mga ganon, yung mga embroidery hoop tingi-tingi, and ito is DIY lang. I mean, hindi naman siya DIY. Ayan, pero kung gusto mo naman ng mga malakihang mga punch needle or rug, ayan, pwede kang mag-DIY, gaya ng ganyan, ng ginamit ng aking asawa, kasi gumagawa siya ng mga malalaking rug din naman. So, ayan, still ongoing yung kanyang ginagawa na yan sa malaki na malaki na frame. Ayan. And of course, pagkatapos ng frame ay kakailanganin natin ng mong cloth. Ayan, mong cloth ang tawag dito guys. Usually makukuha mo ito sa Amazon. Ayan, and search mo lang mong cloth. I think marami silang iba-ibang klase ng ng mong cloth, pero ito yung ginagamit namin talaga kadalasan. Ayan. And of course, don't forget our punch needle. Ayan, punch needle ang tawag dito. Ayan, yung parang may needle nga siya, o, diba? Punch needle. Ayan. And, of course, huwag kalimutan ng ating threader. Ayan, threader. Yung parang pag nagtatahi ka lang kapag di mo mailagay sa butas yung sa needle, kakailanganin mo ng threader, diba? Ayan. So, ipapasok mo siya dyan. Threader. And, of course, our scissor or gunting or cutter. Ayan. And of course, huwag kalimutan ng ating mga yarn. Ayan. Mga iba-ibang kulay ng yarn. Depende kung design or drawing or design nga. Design na gagamitin mo. Pero make sure bago ka maglagay ng or bago ka gumawa ng punch needle or ito drawing yung anong gusto mo na punch needle, make sure na meron ka ng iba-ibang kulay ng mga yarn. Oh, so ayan, 'di ba? Yun na 'yon. Ayan, and ang susunod is kung paano natin ilagay yung ating mong cloth dito sa ating frame. Ayan, umpisahan natin. Medyo mahirap siya kasi kailangan nating mag-ingat dito sa dito sa may mga nails ba, kasi masakit talaga siya. Ayan, so pakita ko sa inyo kung paano natin ilagay yung ating mong cloth sa ating frame. Ayan. Diba? Pero make sure lang na tamang-tama yung size ng ating... Ito, ginunting ko na siya and sinukat ko na siya and tamang-tama siya sa ating rectangular na frame. Ayan. So, okay na siya and pwede na natin ilagay yung ating mong cloth dito sa ating frame. Ayan. Both side muna natin yung ating uunahin dito sa gilid-gilid. Ayan. Ilagay natin dito sa gilid-gilid para ma-control natin or maano natin yung size. Ayan, ganyan-ganyan muna. Ayan, make sure na dito sa both side na to is may extra na mga tela-tela para pag sa ating last na step para sa ating punch needle is may extra tayo na tela para pang cover up. Basta malalaman nyo, yung, pag napapanood nyo yung aking mga previous video, pag naglalagay na ako ng glue, ayan, malalaman nyo kung ano yung purpose ng may extra na tela dito sa mga gilid-gilid. Ayan, so ganito lang siya. Ayan. Ayan, unti-untihin nating hilain yung ating mga tela.
Kasi dapat dito is yung para siyang drum. Na pwede kang mag-drum. Kasi para mas maganda yung mas magandang magtahe pag very ano bang tawag doon? Nakalimutan ko kung ano yung tawag dito para maging maganda yung itatahi mo ba. Ayan. So, ganito lang yung ating ginagawa. Mag-ingat lang talaga tayo dito sa mga nails na ganito kasi masakit talaga siya. And nasugatan na ako maraming beses. And sobrang sakit siya. Ayan. Hilain natin na ganito. Ayan. Kita nyo yung yung parang drum siya. Kaya pag nakikita nyo yung video ko guys, pag nagtatahi ako, linalagyan ko ng extra na cloth dito para i-cover yung mga nails para hindi tayo masugatan. Ayan. Hindi ko lang alam kung may nabibili sa Amazon na pwedeng ilagay dito sa mga nails na ito. Ayan, hilain natin dito sa mga gilid-gilid. Ayan. So, hindi pa siya okay. Flip natin sa kabila para mahila naman natin dito sa kabila. Ayan. Mahirap siya pero ano bang tawag doon? Nakaka-addict minsan. Parang lahat ng design is gusto mong gawin. Lalo pag nakita mo na maganda yung outcome. Ayan, pwede na siya. Mahirap kasi siyang hilain pag sobrang higpit na. Ayan, okay na. Diba, drum na siya. Drum. Ayan. Ayan, so ayan na set up na natin ang ating frame. Ayan, eto na siya. Ayan, and okay na siya. Pwede na tayo magtahe. Ayan, and ang gagawin na natin is yung mag-decide tayo or mamili tayo kung ano yung gusto natin na gawin, yung ating gustong design na itatahe ba. So, ayan, namibili ako or tumitingin ako ng aking mga designs sa Pinterest. Ayan, dyan ako namimili ng aking mga ito-drawing or ginagawa na punch needle. Ayan, and after that is ito-drawing mo siya and pwede ka nang magtahe. So, yun lang guys. Yun lang yung step kung paano gumawa. Or hindi naman step. Step ba ang tawag doon? Step. Pero yun yung aking talaga ginagawa bago ako. I mean, ginagawa para magtahi ba. Ayan. So, eto ready na siyang ready na akong magtahi ulit. Ayan. And abangan nyo kung yung itatahi ko dito. Hindi pa ako nakapag-decide pero may pagbibigyan ulit ako na YouTuber. Ayan, abangan nyo kung sino 'yan. Ayan. And yeah, siguro sa aking mga next na vlog. So, ayun guys, sana sana nag-enjoy kayo dito sa aking tutorial. Tutorial ba ang tawag diyan? Sa aking mini tutorial. Ayan, kung paano or kung yung una kong ginagawa bago ako mag punch needle. So, ayan guys, thank you so much for watching and I hope na nagustuhan nyo nga and I hope na nagustuhan nyo yung aking paulit-ulit. I hope na nagustuhan nyo yung aking video for today. So, ayan guys, thank you so much for watching and please like this video. If you did, please subscribe kung hindi pa ka nakapag-subscribe and see you sa aking next na vlog which is kung yung aking itatahi na susunod. So, ayan guys, bye-bye!